Camera check. Hi guys, it's... Anong date ngayon? 11? Yeah. 11. It's April 11, quarantine day 26 or 27. Wala, magme-makeup lang ako. Sa most of the products naman na gagamitin ko ngayon, nakita nyo na. And explain ko na kung paano gamitin. Kasi ito lang yung daladala ko dito sa probinsya. Wala akong ibang dinala. Nung time na nasa Manila pa kami, nagmamadali rin akong mag-impacket dahil kinatid ko nga ang lola from Manila to Japan. Anyway, mag-start tayo. Always start with your clean hands. Wala, gusto ko lang kayong kumustahin kasi alam ko hindi tayo allowed na labas-labas. Ang ako na kong ganito. Sana safe kayo and your family. Nag-makeup lang ako pag mag-tiktok or inisipan mag-makeup. Pero most of the time, ginagawa lang namin dito. Kumain, matulog, manood ng movie. Liquor ban din pati kaya we're not allowed to drink. Sa mga frontliners dyan, lalo na sa mga friends ko na nurses, doctors, kasi I have some who's working right now in Manila. So, buhay kayo yung lahat. Hindi rin ako makapag-vlog ng maayos dahil yung mga makeup packages na PR packages na dapat nagawan ko ng review. Nasa Manila lahat. Okay na tayo sa lips. Tayo sa BB. So usually BB cream lang yung gamit ko mga ngayong araw kasi ayoko ng heavy na makeup. So isang yun mga ganyan lang okay na sa pero pinawin na natin para social tayo mag-conti today. Si Clinton, yung anak-anak ko nandito sa kabilang side. Pero pag skincare na ako, may mga breakout tayo ngayon, which is normal kasi tao tayo, hindi tayo mannequin. Dito ako sa Bakuran kasi sobrang init sa loob. And may mga nanonood ng movie, so ayokong ma-copyright tayo. Dapat pala nag-shave muna ako pero ayos lang yun. Tingnan mo lang kung saan ka may mga problema. Saan ka may problema? So ako, usually center lang ng mukha, palabas, para habang nagbe-blend ka, nagpe-fade yung makeup mo sa side. Tanda rin man sa inyo kung medyo acne prone ka or marami ko cover. O, sinalang ko na. Okay, okay lang. Okay lang. Parang naman pero wala akong nilagay doon kahit. Nag-usap sila tungkol sa ulam namin. Okay, nakaregard ako. Nasaktay. So, after mo mag-blend ng BB cream, okay, so gusto mo hindi siya maputi-maputi. Kasi, actually, umitim na rin ako dahil... Okay, so next natin, kung gusto nyo mag-contour, mag-contour kayo. Kung pwede na rin hindi. Pwede na rin nga hindi. Ako, nag-contour lang sa sides, sa nose, sa mata. Alam nyo na to, dolay, para kumaya tayo ngayong mga panahon na to. Tapos, wala yung beauty blender ko yung nasa kabin ng lahat. So, gamit tayo ng Antlitz brushes. Itong buffer brush niya, hindi ko pa nalalaban. Alam mo lang siya. Nagpifilm ako gamit yung phone ko. So, bear with me kung pangit ng audio, pangit yung lighting. Wala tayong choice. Pagtsagaan natin yung meron tayo ngayon. Blended all the way. Ang kulay ng buhok ko ngayon, gunmetal gray. Kaya lang, magpifade na siya. After 4 days, nagpifade na siya. Ganoon naman talaga pag you frequently you shampoo or lagi ka naliligo. Sa panahon na to, ang hirap hindi maligo dahil init. Blend mo lang lahat. Tapos, Drunk Babe na blush. Since summer na and you want that summer feel kahit nasa bahay ka lang or nasa Bakuran ka, syempre, ang way mo na lang to actually to make them see your makeup is through posting sa social media accounts mo. So, mas maganda pa rin na kulay ka sa picture. So, blend mo lang. Ano ngayon? Sabado de Gloria. But by this time, after namin magdasal, nasa resort na kami or nagsuswimming na. Pero since quarantine, dito ngayon sa bahay, pwede mo i-drunk blush. I-drunk blush na natin. Kamay-kamay naman lang talaga pwede na eh. See, may konting dewy finish. Skin-like pa rin. Pwede kang hindi mag-set, pero I'm still gonna set my face dahil oily ako. So, Cotier span, large round brush, kahit na ano. Dip in, tap the excess dito sa cup para hindi sayang. And place it sa face mo, syempre. It's up to you kung gusto mo mag-bake, mag-set, or kahit ano. Pero ito, sobrang, para sa akin, madalian lang. Kaya lang medyo matumatagal ngayon kasi I'm explaining it. Ngayon lang yata ako naggumamit ng natural lighting sa channel ko. It's actually mag-6 PM na. Pero maliwanag pa rin. After mo mag-set, pwede ka nang mag-contour ulit. Using outer contour kung gusto mo. Or kilay, whichever. So ako, gamit na ako ng contour powder to set my contour with. So, ito lang. Kahit na anong taupey shade, shadowy shade, pwede. Lalo na if you have the same skin tone. So, pababa. Notice na hindi ko na siya dinip.
pagdating dito sa mga perimeters ng face ko kasi gusto ko lang ng live definition. Gusto ko ng sobrang intense na definition. I-build up ko siya. Pero this time, hindi tayo mag-heavy contour. So get a blending brush like this. Dip it again dun sa contour shade mo. Tap the excess. Contour your nose. Medyo heavy talaga ako mag-contour ng nose kasi gusto ko na-emphasize yung bridge. Get a smaller blending brush like this. Dip it again dun sa brown shade. Cut your nose here. With the same shade, pick it up. Put it here sa outer corner ng eyes mo para mas mabang tingnan kasi ako gusto ko ng elongated yung eyes dahil yung eyes ko nasa smaller side, maliit siya para sa face shape ko. So siyang palakihin ng konti. Tapos ina-emphasize ko yung ganito, parang sa Korean. So I go below the crease ng lower lash line para magkaroon ng bump dito o parang yung Korean na something. Be careful not to do it too much kasi magmumukha kang pagod. Just the hint. Tapos using that brush earlier, blend it more para kikita natang naka eyeshadow. Kuha ka ng ganitong brush yung ipapangkilay mo. Angled brush like this. Keep it in parang gray, dark gray color. Siguro mix mo na rin yung brown. And I tight line my eyes. Wala na ng araw. Medyo bibilisan ko na. Tapos, with a puffer brush like this one, dip it again dun sa black or brown, whichever, kung anong kunay ng buhok mo. Ako, in-intensify ko lang yung sideburns ko. Tapos, dito. Nakita ko na yung face ko. I can actually go with it nang walang eyebrows. Pero, since medyo bold lahat, in this case, medyo gusto ko nang makapal yung brows ko ngayon. So, I'm gonna draw in my brows using the dark gray shade din. Depende sa hair color mo. Nung blonde ako, a couple of days back, I usually just use an eyebrow pencil like this kasi yun yung kulay ng hair ko. Pero, ngayon na medyo dark gray na siya. Ayan, lumalabas yung brow ko tayo na dark gray. Ginagawa ko lang, hibla-hibla lang. Hindi nanonood na kami ba? Ay, pati-chismis na naman ako sa kabila. Nakakaroon na ng shape. Actually, may shape naman na kasi microbladed na yung eyebrows ko. Pero kakapalan ko siya today. See? Difference? Parang alam nagda-drawing ng hair-like strokes. Parang nagma-microblade. So, kung may nakikita ka na parang harsh lines, grab ka lang ng spoolie and blend it out. So, for this one, kuha ko ng highlighter shade. Champagne, parang gold. Tapos, lagi ko siya sa tip. Tapos, binablend ko lang yan. Natataba na kasi ako ngayon sa akin. Kaya, gusto ko lang matayos. Yung nakikita niyo mga puti-puti sa t-shirt ko, polvo yan. Kasi nga, sobrang init dito sa probinsya. Nagpo-polvo ko after maligo. So, yan na yung finished look. Pero sana nagustuhan nyo. Ako lang naggupit sa sarili ko, by the way, and nagkulay. I miss filming. I miss you guys. I miss interacting with you. Kaya lang kasi, it's hard for me to actually upload here sa probinsya. Constantly update you through my social media. Sa story, sa ganun, sa Instagram. Kasi nga, ang bagal ng internet connection. Usually, pag nasa Manila kami, takes about less than 10 minutes for me to upload a single video. Dito sa connection namin sa probinsya, which is dun sa pinsan ko pa, it takes me 2 to 3 hours for a 15-minute video. Kaya ang hirap din na makisuyo lagi kasi I don't have an internet connection dito sa bahay namin because my lola lives here kasama yung kasambahay, so hindi na kami nagpa-install ng internet kasi wala rin gagamit. And usually naman pag nag-video call ako pag nasa Manila sa kanya, messenger lang o kaya FaceTime. Kaya matipid in a way. Hindi na kami nagpa-installa ng internet. So, yun lang. Sana okay kayong lahat. You and your family and loved ones, yung friends nyo and everyone around you. Keep praying. Matatapos din lahat to our frontliners. Napaka being a nurse myself, although hindi ako nag-practice ng nursing during my college days and my duty days, alam ko yung hirap ng mga nurses dito sa Pilipinas as well as yung mga doctors natin kasi I have friends. I have friends na nurse dati tapos nag-doctor ngayon and sobrang hirap din ng mga pinagdadaanan nila ngayon with our with the current situation of not just our nation but the world right now. So you don't see me post anything about COVID that much, lalo na sa aking social media accounts, primarily because lahat ng nakikita o maaari ko nang i-post ay probably nakita nyo na. Hindi na ako mag-a-add pa ng any negativity sa timeline ko and sa timeline sa newsfeed ng mga nakakita sa akin. So yun, keep spreading the positivity and hope na kaya mong ibigay sa kapwa mo during this difficult time. So yun lang, I'll see you guys in another video and hopefully makapag-vlog pa ako ulit this coming days. Pero I'll try my best to do it
kahit mga random things lang. But if you want to follow me in my social media accounts, feel free to do so. Hindi ko na sa baba yung social media accounts ko. There. Good. I'll see you guys soon. Bye.